Tuloy-tuloy pa rin ang ating usapang kalusugan dito po sa Good Morning Girls. Bata man o matanda, siguradong may bet po kayo na junk food o chichirya. Ako nung bata ko, Curly Tops ang aking paborito dahil bukod sa mura, talaga namang huling-huli ang panglasa ng mga bagets. Pero minsan nga po naman, napakahirap iwasan lalo na pag napakasarap talaga. Kahit alam nyo pong walang masyadong benepisyo ito sa inyong mga katawan, sige po, kain pa rin tayo ng kain. Pero worry no more mga kaklab, lalo na po sa ating mga mommies na nanonood ngayong umaga dahil meron kayong pwedeng healthy alternative para po dyan. Ngayong umaga kasama natin si Ms. Charmaine Manango. Tama po ba? Manango. Isang nutritionist para ihain ang mga masusustansyo alternative na nakasanayan po nating mga junk food. So, happy morning sa iyo, ma. Happy morning, Miss Tuesday. Ayan. Natutuwa po ako naging topic natin ito kasi para sa mga nanay o magulang na katulad ko eh, ang mga bata talaga ngayon medyo sedentary na ang lifestyle. Kaka-iPad, kaka-ano. Tapos, itatap pa natin ng mahilig silang kumain ng junk food bilang bata. Mm-hmm. Ano po ba ang nagagawa ng excessive eating ng junk food sa katawan? Okay, bali, define muna natin kung ano yung junk food, no? Actually, wala talagang junk na food. Pero ang tawag natin dyan ay empty calorie food. So, bakit siya empty calorie food? Kasi itong mga pagkain ito ay mayaman lang sila sa starch, sa salt, sa sugar, artificial chemicals. So, kapag napasobra ang pagkain natin nito, in place of yung mga lutong ulam, fruits, or vegetables, so, nawawala yung mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Okay. So, ito yung in place of complete food na merong sustansya or enerhiya at bitamina at mineral at pinapalitan nila ng mga empty calorie food. So, kung ikaw naman po eh, ipapalit mo to, ano naman yung pag nabago mo yung lifestyle mo sa pagkain? Ano naman yung agarang benepisyo na makukuha nila? Agarang benepisyo, makakaiwas tayo sa mga sakit katulad ng sakit sa bato. Dahil alam natin yung mga junk food, lalo na yung mga chips, ay mayaman sila sa mga sobrang asin. So, yun yung makakaiwas tayo. Makakaiwas din tayo sa mga lifestyle diseases like diabetes type 2, high blood, hypertension, cardiovascular diseases. So, makaiwas tayo sa mga yon. At syempre, maiwasan din natin yung overweight and obesity. Nahit mo yata yung unang lima na dapat katakutan ng mga Pilipino. Oo. So, dahil lang pala sa junk food, pwedeng-pwede nating maiwasan. Sa pagkakaroon po ng imbalance diet. So, lagi nga po naming sinasabi sa aming programa, The Bon Appetit Diet, there are no junk food. There is only junk diets. Yung mga nakasanayan. Oo. At baguhin na po natin yan. So, isa-isayin po natin ang mga paboritong junk food natin at kung paano po natin papalitan ito ng healthy alternative. So, simulan natin. Potato chips. Ayan, alright. Paborito yan ng marami. Oo, sa mga potato chips naman, actually, kapag mga bata, okay lang sila kumain paminsan-minsan, pero syempre, huwag nating sasanayin. Apo. Okay, mas maganda talaga yung mga healthy snacks like sandwiches, o kaya katulad nitong granola. So, ang granola, it's a mixture of cereal, merong raisins, dried fruit like apricots or cranberries. Ito, okay siya with yogurt o kaya lalagyan ng milk. Correct. To take in the morning. Mm-mm. O kaya naman, nuts. Plain, roasted, and unsalted nuts. So, pwedeng peanuts, pwedeng almonds, which is mayaman sa calcium. Mm-hmm. Pwede rin yung ibang walnuts or kaya pistachios. Okay. You have to be nuts not to eat these things. Alright. Okay. So, corn chips. Anong ang kapalit niya ay mais, tama po ba? At kamote? Bali, sa chips, kasi ang pinaka-common na kinoconsume ng mga Filipino is potato chips and corn chips. Eh. Corn chips, mas mura siya. So, mas usual yung corn chips. So, in place of ano, bakit hindi na lang yung totoong fresh na corn? Corn on the cob na binoy lang. Correct. Tapos, pwede, pag sa mga bata, pwedeng may butter o kaya konting-konting sugar para mas makakain nila. Kasi kaya, ito po ay punong-puno ng artificial flavors, yes. Salt, tapos may food color pa food kasi gawa nung yung cheese para ma-achieve may orange siya na kulay. Yes, oo. Ah, okay. Tsaka kaya natin iniiwasan din yung artificial chemicals kasi matagal yung ma-digest ng katawan. Mm-hmm. So, nagsistick lang siya sa colon. At kapag in the long run, maaaring mag-cause ng mga iba't ibang sakit. Tama po yan. Okay, ito po ang pinakamahirap labanan. Candy. Paano ba naman aagawin sa bata ito? Ang kapalit ng candy ay, obviously, prutas. Fruits. Ayan, so sa mga bata, syempre, may sweet tooth kasi sila eh. So, bakit hindi na lang palitan
natural na sweets like fruit. So, ang nakapagpatamis kasi sa fruit ay tinatawag natin fructose. Mm-hmm. So, yun, natural siya. So, mas mainam. Tapos, para mas makakain yung mga bata ng mga prutas, hiwain to ng mga maliliit. Tama. At isama sa baon sa school. Ginagawa nating attractive kasi ito bilang mami, mga tricks yan. Oo. Yung para kainin talaga ng bata. Oo. Gupitin nyo po or ikat nyo po ng may shape. Yan. Star, heart. Naku, miski po ako, nasasaktan po ako pag ito ay aagawin. Chocolates. Ayan, for chocolates naman po, sa mga bata, syempre hindi sila kakain ng dark chocolate, which is a good alternative than milk chocolate. Ano bang pinagkaiba? Ang pinagkaiba po nila kasi is the milk content and the sugar content. Hmm. So, itong dark chocolates, pag 70% pataas, ibig sabihin 70% chocolate, 30% na lang yung milk niya. Hmm. Pag milk chocolate naman, usually 30% chocolate, 70% milk. Mm. And kadalasan, mas mataas yung sugar. Tapos, nilalagyan pa natin ng ibang flavorings like caramel, nougat, na nakapagpataas pa sa calories ng mismong snack bar o kaya chocolate bar. Yung ba naman yung masarap doon? Yung pala ang mga bawal. So, yun, sa mga matatanda, mas okay na kapalit ng milk chocolate is dark chocolate na plain, 70%. Mm. Mga 2 to 3 squares lang as an afternoon snack. 2 to 3 squares na ganito po kalaki. 2 to 3 squares na ganyan kalaki. Naku, 2 to 3 squares, a bite ako eh. Paano ba ito? Disiplina lang po talaga. Oo, tapos mix it with fruit para mas okay siya ang pang-snack. Tama. Next po, sodas. Ayan. Naman po ang pwedeng ipalit? For soda, ang okay na ipalit is calamansi juice or dalandan juice. So, you can serve it cold. So, again, natural na tamis dahil sa fructose. So, hindi na kailangan magdagdag ng ekstrang asukal. Mm-hmm. Sa mga pwedeng tea. So, pwedeng ice, cold, or hot green tea. Tapos, lagyan lang ng konting honey. Mga 1 teaspoon ng honey. Mm-hmm. So, instead na yung sugar po. So, ingatan din sa pagpili ng honey. Dapat siya yung unprocessed. Okay. Pag processed honey, meron din preservatives, Yung iba kasing honey, minsan inverted sugar yung tawag sa kanya. So, galing sa puting asukal, nilalagyan nila ng maasim, like calamansi or lemon, para maging kalasang honey. Parang arnibal, kumbaga, nilusaw na asukal. Alright. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Charmaine, at lagi po nating alalahanin na health is wealth. Tandaan lamang po natin ang mga tips na binigay para po sa ating mga favorite chicheria, lalo na po na mga chikiting natin ay maging healthy snack na po. So, Ma'am Charmaine, meron po ba kayong ipopromo? For more tips on health and how to cook for the entire family, you can visit our website, belltoday.com.ph. And also, para sa mga nais namang magpapayat at nahihirapan na pag-substitute ng mga food, so you can check out the Bon Appetit Diet. Okay, thank you very much. Malaking tulong po itong naibahagi ninyo sa amin this morning. Okay. So